klase ng Wi-Fi dito sa Pilipinas? Maraming paraan. Meron na nga nagsisimula na nakausap ko. Sir, there are two companies na maglalagay dito ng data bank. Kasi pag-click mo ng enter, yung kung ano yung ginugol mo, let's say, pupunta pa yun sa Hong Kong, pupunta pa yun sa Singapore, dahil wala tayong data center dito. So doon, tapos bago babalik. So pag naglagay ka dito sa Pilipinas, imbis na pupunta sa malayo, pupunta, bibilis talaga yon. But we have to increase bandwidth also. And we have to increase connectivity. 60% pa lang ang connectivity natin, maybe a little bit more. That's not good enough. Considering how important yung internet has become sa buhay natin. Dahil everything. So you're saying, build it, start it, and beyond your administration, it will continue. It will continue, basta if, alam mo yan, kung may gamit, hindi mawawala yan eh. Kasi, halimbawa, naglagay ka ng internet, maganda yung internet, gamit na gamit, paano ba't nila tatanggalin yun? Di ba? Kung maayos, maayos naman. Hindi na matatanggal yun, pagagandahin pa yun, palalakihin pa yun. But the nice thing about the problem with IT, our problem with IT, is the technology, ang bilis ng progress ng technology. Will you reopen ABS-CBN? Well, it's not up to me to reopen ABS-CBN. It's not up to the president, it's up to Congress. It's up to the House of Representatives. The franchises are handed out. Now, in the particular case, yung sinasabi niya, yung kaso ng ABS-CBN, ay tungkol nga sa mga violation yung nakita. Kaya hindi tinuloy yung prangkisa. So, kung maayos lahat yun, di, balik na lang yung mag-apply ulit sa prangkisa na na ituloy ang patakbo ng ABS-CBN. Pero hindi ninyo pipigilan kung compliant? Oo. Yun naman talaga. Sa aking pananaw, yan naman ang problema eh. There are actual structure, not structural, but there have been, na may nakita mga violation, may mga halang. Ayusin lahat yun. Tapos ilapit nila ulit sa franchise committee. Eh di magandang magiging posibilidad na i-grant yung franchise.